Okay, magandang buhay mga best friend. Welcome po sa Best Friend Moto. Today's vlog, we have here our Honda PCX160. Ito po yung pong pinakagwapong PCX160 dito po sa Quirino Province. Yan. Okay. So, ang gagawin mo natin ngayon, today's vlog, papalagyan ho natin ng wiring connections, harness. Ito pong ating kinabit, ipinesto. Na mga driving lights, mga best friends. So, dalawang pair yan. Ito, na mayroon pong dalawang LED, tsaka ito mga best friend. Okay? So, parehas po na may high and low yan. So, ang gagawin ho natin ay dadalhin natin yan, mga best friend, dun sa experts sa electrical wirings. Wala tayong knowledge dyan, mga best friend, kaya dalhin natin sa expert para hindi magka-problema itong ating pong motor, lalo na't nasa warranty pa rin ang motor na to, kagaya nitong Ninja 1000 natin. Yung nag-install po nung pong harness, yung wiring connections po nung spotlight tsaka driving light nitong Ninja 1000 natin, siya rin po ang mag-i-install dito po sa ating Honda PCX160, mga best friend. Sa kanya pa rin natin dadalhin doon po sa Danau Auto Electrical Shop. Ayan, dito lang po yan sa Cabarugis, Quirino. So, hindi na po kailangan pumunta ng Santiago, mga best friend. Doon na meron pala dito, kapitbahay lang. Okay, naipagkatiwala ko nga itong 2023 model na Kawasaki Ninja 1000 SX natin. Ito pa kayang PCX160, mga best friend. Ano? Kaya all good sila, pulido, mga best friend. Gusto ko yung trabaho nila. Safe yung motor at hindi ho ma-void yung warranty gaya po nitong best friend ninja natin. Wala siyang binalatan na mga wirings nung nag-connect siya. Wala siyang pinutol dun sa stock, dun sa stock na harness tsaka wirings ng ninja. Wala siyang pinutol, wala siyang binalatan, kaya walang ma-void na warranty, mga best friend. Ayan. So syempre dito, ganun din ang gagawin niya dito. Wala siyang babalatan dyan, wala siyang puputulin na mga stock na wirings or harness ng PCX160 natin. Okay? So, ang plano natin dito, mga best friend, ito, papalagyan natin yan ng connection, ito, tsaka syempre ito. At, ayan, ang PCX160, wala siyang passing light, mga best friend. High and low lang ito. High, tsaka low. Ngayon, ang gagawin natin dito, nag-abang na ako ng passing switch, mga best friend. Ayan o, ako nang naglagay dyan. Basic lang naman ito. Ayan o. So, pagka pinindot yan, mga best friend, yan pong pinaka-on niya. Ayan. So, hindi po naglalak ito, mga best friend. Ito ay designed for passing light talaga. Pagka pinindot mo, babalik din pagka binitawan mo. Ayan o. So, pang passing talaga ito, mga best friend. So, ako nang naglagay dyan, papalagyan natin ng wiring syempre. At ang ititrigger po nito, mga best friend, pagka pinindot dyan, ito ang magtitrigger. Ito ang iilaw, mga best friend, itong driving light natin na meron pong dalawang LED. Magha-high and low ito, mga best friend, kapag ka pinindot yung passing light. Okay? Then, ano pa ang gagawin natin dito? Papalagyan pala natin, mga best friend, ng another USB charging port. Pero ito kasing kwan, ito kasing PCX, mga best friend, meron na siyang charging port dito. Ayan, ayun ko lang kung, ayan. Ito toto. Ayan po. At least nakikita naman ano, kahit papano, andyan. Meron charging port dito na USB. Pagka nag-charge yung cellphone natin, pwede nating ipasok dito sa compartment na yan. Then, mag-charge yung gadget natin. Ngayon, gagawin ko, mga best friend, papalagyan natin dito sa U-box. Ayan, pakita ko sa inyo yung kumbaga pinaplano ko. Ayan. Okay. Yan, dito mga best friend, magpapalagay tayo dito ng another USB port for charging. Sayang naman kasi itong compartment na to na napakalaki, napakaluwang.
na kapag ka nag-travel natin ay well, hindi magagamit for charging ng mga gadgets natin, lalo na nagva-vlog tayo, pang-charge ng baterya, mga best friend, ng camera natin or cellphones natin, dito natin gagawin yan. Maliban dito sa compartment dito sa harapan, mga best friend. Siguro cellphone pwede dyan, pero kung maramihan na, kasi maliit lang itong space dyan. So at least dito, pwede tayong mag-charge dito ng, let's say, sabi na nating dalawang gadget na magkasabay na chinacharge muna nandito sa loob ng U-box na to. Well and good. It's good and it is very, very good. Okay? Ngayon, iniisip ko pa kung saan natin ipwepwesto, ano po, yung pong pinaka-charging port na USB. Dito kaya? Kasi pag dito naman kasi, syempre, andyan yung baterya kasi ng PCX, mga best friend, dito. Pag dito naman sa side, syempre, pag naglagay nga naman ng helmet, wala na, hindi mo na hindi mo na may sasaksak, mga best friend. Yung helmet kasi, talagang dyan ang pwesto, hindi pwede dito sa banda dito. Pag kayang helmet na yun, inilagay mo dito, mga best friend, hindi mo na may sasara. Kaya talagang dyan ang pwesto ng helmet, mga best friend. Full face helmet, kaya dito. Okay? Ganyan ho kaluwang ang PCX 160, sulit na sulit. So, ang naisip ko, mga best friend, iniisip ko na paglagyan ng USB port, baka dito siguro, dito sa hulian. Wala naman ho sigurong tatama dun sa likod nyan. Ayan, dito tayo magbubutas para dyan po yung pong pinaka-charging port. Ayan, tamang-tama lang dyan para at least hindi sagabal sa mga kung dito sa bandang harapan, mga best friend, talagang mahihirapan tayong mag-connect sa gagawin natin na USB port, talagang dito talaga. Okay? So yun po ang plano, mga best friend. Yun din kasi ang ginawa natin dito sa Best Friend Ninja. Wala talaga itong charging port na USB, mga best friend, pero naglagay tayo doon kasi may nakaabang doon sa may kaliwang tawag nito, handlebar doon sa baba, mga best friend, ano? Dito sa baba ng panel, okay? Ay meron talaga doon nakaabang na USB port. Nalagyan na rin natin 'yan, yung Best Friend Ninja natin. Then nagpalagay pa tayo ng another USB port dito sa likod, dito sa ilalim ng pillion seat. May space pa kasi dito, mga best friend, sa ilalim. Kahit pa paano, mga simple gadgets, cellphones, ganyan, mga baterya na pwedeng i-charge, pwede kakasya sa loob. Kaya nagpalagay tayo dyan, kaya pwede pa rin tayong mag-charge dyan sa ilalim ng pillion seat na ang ating Ninja 1000. So, ganun din gagawin natin dito, mga best friend, para pag nag-travel tayo ay... Ayan, iba na pagka nag-travel na kampante ka, yung bang ready ka, na talagang walang hassle sa pagta-travel, ano? Kasi parang kumbaga, lahat ng kailangan mo, na-iset mo na, na-install mo na sa mga motor mo. Okay? So, yun po yung gagawin natin dito sa PCX 160 ngayon. Ang problema lang sa PCX 160, mga best friend, ito. As you can see, naka-install na U-box or U-box, top box. Mga best friend, hindi ganun kadaling mag-install ng harness or wiring connections ng mga driving lights sa PCX 160. Bakit? Kailangan mong tanggalin yung mga fairings nito, mga best friend, para makapag-install tayo. Okay? Although, lahat naman siguro ng motor, kailangan, lalo na pag-scooter, talagang tatanggalin yung mga fairings, pero itong PCX kasi 160, ang ibig ko pong sabihin, mga best friend, kasi hindi ganun kadaling magbaklas ng fairings ng PCX 160, mga best friend, hindi ganun kadali. Mag-uumpisa tayo sa likod, mga best friend. Kumbaga, dito ka lang sana, ano, hindi mo mabubuksan to, mga best friend, not unless na binaklas mo dito sa likod. So syempre, tatanggalin natin ito, tong top box. Talagang mag-uninstall tayo, ano? Para matanggal ito. Kasi itong pinaka-basic, ito yung pinaka-unang babaklasin ito, toto. Pero hindi mo mababaklas yan kung meron pong top box. Ayan. Matatanggal talaga yan. Kasi, ayan, oh, pati itong pinaka-plate, matatanggal muna. Kasi hindi mo madudukot. Apat kasi yan, mga best friend, oh. Apat. Dito sa harapan, pwede.
Eh, paano yung nasa ilalim na dalawa? May butas kasi dito, mga best friend. Eh, yung plate kasi, metal plate na kaharang. Kaya talagang uninstall, mga best friend, no? Gravity. Okay, mga best friend. Nandito na tayo sa may Danau Auto Electrical Shop. So, ito na po yung ating pong Honda PCX160. Ito po yung pinakagwapong PCX160 ng Quirino Province. Yun nga lang, wala na siyang fairings, mga best friend. Tinanggal na natin kanina dun sa bahay bago natin dinala dito sa kanilang shop, mga best friend, ano, para wala nang hassle, para madali na lang mag-install si best friend Marjun ng harness wiring nitong mga itong mga driving lights natin, mga best friend. So ito na po yung ating pong Honda PCX160. Ganito po ang itsura niya kapag wala na pong mga fairings. Ayan, tignan nyo naman mga best friend, ano? Ito po pala yung kanilang shop, by the way. Okay, ipakita ko po sa inyo para at least kung gusto nyo pong pumunta rito ay alam nyo yung kanilang shop. Ito po yun, Danau Auto Electrical Shop. Ito po yan sa Cabarugis, Quirino, mga best friend. Okay, so malapit lang po ito dito po sa may Deped, Quirino. Ayan, yung Deped dyan sa banda dyan, mga best friend, dyan. Malapit lang. Okay, so yan po pala si best friend Marjun, yung nakatay na yan, yung nakaitim. Siya po ang hanapin nyo pag nagpunta kayo rito, si best friend Marjun. Okay, so ito na po yon. Tignan nyo naman. Ito ang ating PCX160, yung kanyang itsura, mga best friend, ano? Mula likod, talagang tanggal patungong harapan, mga best friend. Yan yung side. Okay, hindi mo matatanggal yung nandyan itong side dito, mga best friend, kung hindi ka magsisimulang magtanggal sa likod. So yan na, inumpisahan ng binabanatan ni best friend Marjun yung ating wirings, harness, nitong ating mga driving lights, mga best friend. So dinidiscard yan niya, pinepwesto niya yung mga wirings para po magkaroon ng connection yung pong ating mga driving lights. So dinala na natin dito, mga best friend, itong motor na nakakabit na po yung mga driving lights para kumbaga sa wiring na lang talaga siya mag-i-install si best friend Marjun. Ayan. So as you can see, mga best friend, ayan, si North Cut na natin, ano? So nagkaroon na siya ng connection, may ilaw na siya, mga best friend. So ito na po, tinetesting na natin. Okay, gusto ko lang pong ipakita po sa inyo na at least dito sa shop na to, mga best friend, ay pulido talaga silang gumawa. Walang mabovoid na warranty, walang mahihinang, walang mababalatan na stock wires. Madiskarte si best friend Marjun, mga best friend. So okay na okay itong PCX160 natin. May connection na yung ating mga driving lights. So ipapakita ko po sa inyo yung kanilang mga modes. So dalawa yan. Ayan yung nasa ibaba, yung maliit na driving light. Yan, meron siyang blinker, mga best friend. Then yung sa taas naman, yun po yung ayan, may blinker silang lahat. Kasarap nito, mga best friend. Yan na po ang itsura, mga best friend. Salamat po sa inyo pong panonood. When you ride, live your pride. Sana po nagustuhan nyo yung itsura ng ating pong Honda PCX 160, yung kanyang ilaw.